Ciao ragazzi, ngayon ay magpapalitan ng tubo ng preno. Kailangan natin ng kiyawe na 10, ng Gs, 8, Philip, tubo transparente, saka brake fluid. Bali, papalitan ko siya dahil mixi yung nasa akin. Ito, ko. Lagyan natin ng mga basahan. Ito, gawa ng... At kailangan din natin ito continent ng pagpapalalagyan ng langis para ito papalitan ko. Scar ka muna natin, tatanggalin muna natin laman ito sa pagitan ng pagpumpa para papalabas dito. Dito, bali ito ay 8, luluogan nyo na, huwag nyo tatanggalin, luluogan lang para lumabas. Tapos mamaya pagkita ko rin sa inyo kung paano pagpapalit ng langis ng pagpapalit ng brake fluid. So ragazzi, hindi ko may pakita sa inyo yung video dahil ako nag-iisa, pero yung Philips ay para dito. Pantanggal sa takip na ito, tanggalin nyo ng dahan-dahan yung takip. Ito yung 12, yung 12 tatanggal nyo rito, luluagan nyo lang muna dito. Huwag dito. Tapos pag tinanggal nyo ito, tandaan nyo lagi kayo may pangsalo at saka basahan. Huwag na huwag nyo pakakapitin ang ano, dahil mancha yan dito sa ang fluid ay mancha dito sa mga ano. Tapos palitan nyo ang tubo. Pag palitan nyo ang tubo, palitan nyo na rin ang fluid. Balik kung kakunti ito, lalagyan nyo rito yung 8 dito sa, hindi ko alam kung tawag dito sa pang talagyan yung papaganan para pag pihit nyo papaganyan paluwag, huwag nyo tatanggalin, paluwag, pasikip. So pag nilagay na rin nyo rito, lagay nyo rito yung tubo paganyan at nakasalo doon sa pang sa lalagyan. Bumbahin nyo rito, bumbahin nyo yung preno, hayaan nyo lang na nakaganan siya, na naka buksan nyo rito, luagan nyo, bumbahin nyo, lalabas ang langis. Huwag nyo bibitawhan kagad ito, higpitan nyo muna ito, itong 8, higpitan nyo muna bago nyo bitawhan ito, dahil babalik uli yung langis sa loob. Bali, magkakaroon ulit ng hangin yung tubo. Iniiwasan natin magkaroon ng hangin dahil pag may hangin, may tendency na hindi magpreno. Kaya tatanggalan natin yung hangin. Tatanggalan natin ang langis. Saka, titignan nyo lagi ito. Dahil, kada bomba nyo, mauubos ang laman. Huwag nyong hahayang mauubos ang laman dahil hihigop na naman yan ang hangin. Baliwala, mababaliwala yung ating trabaho. Talagyan yan. Bukas dito, pumpa ng preno. Hayaan niyo yung preno, hihigpitan niyo ngayon yung 8, bitaw, lalabas dito ang langis. Bali yun, pagkapalit natin ito, siguraduhin niyo lang na walang hangin ang lalabas na sa, ano, kumbaga purong langis na inalabas dito, sa tubo. Pwede niyo lang isara ito, tanggalin, at lagyan ito. Basta siguraduhin niyo lang na walang hangin na lalabas. Dahil yun ang pinaka-importante, walang hangin. Dahil baka hindi magpreno, delikado. Kumagay masyadong risky sa buhay. Dahil maaaring hindi siya magpreno, tapos pag pinumpanin niyo uli, pre-preno bigla, maaaring kayong sumadsad. So yun lang guys, napakadali. Mas madali pang ipagawin kaysa ipaliwanag. Sabi nga nila. So yun, napalitan ko ang tubo ng preno. Tignan nyo kung mahigpit. Baka hindi mahigpit. At tignan nyo kung pre-preno. Basta, huwag nyo mahayaan magkaroon ng langis. Pero, tapos ang paglalagay ng langis dito, tignan nyo kung ang pads ninyo ay bago, pwede nyo punuin. Kung mga 80-70%, pwedeng kalahati above the minimum. Kalahati above the minimum. Katulad ng akin siguro mga nasa
60 to 70% hindi ko siya pinuno, bali nasa above the minimum lamang. Tapos pag nagpalit na ako ng pads, saka ko siya pupunuin. Huwag na huwag kayong magsasalin dito. Pag kayo magsasalin dito, kailangan papalitan nyo lahat. Hindi yung basta nagsasalin. Pag pagsasalin kayo rito, gagawin nyo uli yung ginawa ko kanina, yung pagtatanggal ng lumang langis, at papalitan nyo ng bago. So hanggang sa muli, ito ay hindi tutorial ha. Ito ay guide lamang sa mga gusto mag-gawin nito sa bahay. Hanggang sa muli, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa Adobo Rider Italy. At samahan niyo pa ako sa ibang guides at saka sa ibang takbo. Maraming salamat.